Magandang araw po sa ating lahat. Andito po tayo sa atin na namang diskusyon o pag-aaral patungkol po ito sa ano po ang kaibahan ng grupo o organization na Seventh-day Adventist Church Local Conference at Seventh-day Adventist General Conference. So, ngayon pong araw, atin pong tatalakayin ano po ang kaibahan, no? Mayroon naman pong marami din pong tawagin nating mga kahalintulad, no? Gaya po ng doktrina ng Sabado. So, parehas po yan. Yang dalawang yan na mayroon pong mga tinatawag na batas ng Diyos o sugo ng Diyos, sampung utos, mayroon po yan sila. Pero hindi po natin yan tatalakayin, kundi ang tatalakayin po natin ngayon ano po ang kaibahan nila. So magkaiba po ang tinatawag na Seventh-day Adventist General Conference at Seventh-day Adventist Church Local Conference. Kasi marami po, lalo na po yung ibang sekta, ang nalilito kung ang Seventh-day Adventist Church Local Conference nakasanga sa tinatawag na Mother Church na General Conference. Yan ay hindi po, no, magkaiba po yan sila. So, i-discuss na yan natin ngayon, one by one. So, summary lang po itong ating tatalakayin ngayon. Marami po ang mga kaibahan. Pero, pipili lang po tayo ng mga iilang mga major na differences ng dalawang grupong ito. So, para po sa kaalaman din ng mga bagong sanib ng iglesia, both general conference at local conference. So, atin pong sisimulan ng ating pagtatalakay ngayon pong araw na ito, no? I-discuss natin ngayong araw po kung ano po ang dalawang uri ng religious corporation according sa tinatawag na Revised Corporation Code of the Philippines. Kasi po, meron pong nagtatanong sa atin na ang General Conference o Seventh-day Adventist Mission ay corporation, at saka ito naman din pong Seventh-day Adventist Church Local Conference isakop po pala ng corporation, no? Pero parehas lang po ba itong dalawang to, no? So yan po ay aalamin natin ngayong araw na to. I-discuss po natin yan kasi hindi po iisa ang corporation na sinasabi ayon po sa batas. So ano po ang kaibahan nila? So i-discuss din po natin yan. At ngayon pong araw na ito ay babalik po tayo sa ugat ng kung saan nagsimula ang tinatawag na Seventh-day Adventist Church, no? So yan po ay nagsimula, atin pong babasahin dito, according to Roger W. Kuhn, no? So hindi po 1863 yung sinasabi nila na nagsimula daw po itong pagtatatag ng Seventh-day Adventist Church, 1863. Hindi po. So ayon po dito, sa nakasaad dito, Ellen G. White and the SDA. Ito po, 1860. Yan. Nagsimula po, illegalize, no? Naging legalized or legally organized ang
Seventh-day Adventist Church, 1860, May 13, 1860 po. No? So, din yung taon din pong iyan, yung SDA name was adopted. No? So, yan po, 1863, yan po nagsimula ang pag-organize ng tinatawag na General Conference. So, 1860 po nagsimula na or legally organized ang Seventh-day Adventist Church po, no? Church Iglesia. So, para po sa kaalaman ng lahat, kasi po hindi po ito dinidiscuss, ewan ko kung dinidiscuss po ba ito, lalo na sa mga baguhan. Kasi, as far as we know, 1863 po laging sinasabi na nagsimula ang Seventh-day Adventist Church. Pero ayon po sa mga, kahit po sa libro ng History of Our Church, 1860. O, yun po. So, ito po bang, since legally organized, masasabi po ba natin na tumiwalag itong General Conference from 1860 to 1863. So, according sa ano po, website, ito po sa Amerika po ito, no? No, ito po yung sinasabi. General Conference Corporation of Seventh-day Adventist is registered. So, nakarehistro po ito. So, nagsimula po iyan 1863. So, it means po, kung legally organized po ang 1860, bakit po nakarehistro o nagparehistro ng ibang pangalan na General Conference Corporation of Seventh-day Adventist? So, yan po ang tanong na sasagutin din po ng mga kasamahan po natin sa Mission Corporation. No? Sinasabi po dito, registered with the U.S. Securities Exchange Commission and incorporated in the State of District of Columbia, General Conference Corporation Seventh-day Adventist is primarily in business. Oh, business po, primarily. Pag sinabi po natin primarily, iyan po ang pinaka-main, no? Na advocacy na sinasabing organization. So, kayo na po ang saliksik kung ano po ang inyo pong masasabi patungkol po dito. So, tayo po ang dinidiscuss lang po natin dito is kung ano po ang atin pong mababasa sa website na ito. So, yan po. So, dito naman po tayo sa dalawang uri ng corporations. So, kita naman po natin na yung Mother Church talaga, kahit dito sa Pilipinas, marami naman pong nakarehistro na mga Seventh-day Adventist, no? Mission, corporation, iba't iba po yung mga pangalan yan. Meron pang union. So, marami po. Now, atin na pong na nabasa at atin na pong na kita according sa Securities Exchange Commission din po doon sa kanilang bansa sa US, na registrado naman po yung Mother Church nila na tinatawag na General Conference. Pero dito po tayo balik sa Pilipinas. So, ito po yung sinasabi. So, there are various provisions in the Corporation Code that are interesting. Among them, provide who can incorporate a religious corporation in its corporate term. So, dito po tayo. According to Section 107, Republic Act 1123-2 or Revised Corporation Code of the Philippines, tinatawag din po yung RCC. Hindi po yan Roman Catholic Church. Iba po yun.
Ang kalugan po nito is Revised Corporation Code of the Philippines. So yan po. A religious corporation may be classified into corporation soul and religious societies. So yan po ang nakasaad po ayon po sa batas. Now, Section 108 of the RCC provides for the definition of corporation soul. It states that a corporation soul is created in order to manage affairs, properties of any religious denomination, sect, or church. Ito po, Section 108 of RCC provides. Ito po yung sinasabi. A corporation soul. So kasi dalawa nga po, no? Ang sanga. So dalawa po ang branch ng tinatawag na corporation. Corporation soul at saka religious societies. So ang corporation soul po, for the purpose of administering and managing as trustee the affairs, property and temporalities of any religious denomination, sect or church, a corporation soul may be formed by the chief archbishop, bishop, priest, minister, rabbi, or other presiding elder of such religious denomination, sect, or church. So, meron pong example na binigay po dito, no? Ito po. In the case of the Roman Catholic Apostolic Administrator of Davao Incorporated, kasi meron pong parang kaso ata ito. No, versus the Land Registration Commission and the Register of Deeds of Davao City. Kaya po nabanggit ito as an example sa sinasabi po nating corporation. Ito po. A corporation, a corporation soul is a special form of corporation usually associated with clergy. So, pag sinabi po natin corporation soul pala, usually associated with the clergy. Oh, meron pong parang leader, kumbaga. So sabi pa dito, a corporation soul consists of one person only. So yan po, meron po tinatawag na sinabi po natin na parang pinaka-main na leader, no? Yan po ang corporation soul. So, a corporation soul consists of one person only and his successors will always be one at a time in some particular situation. So, who are incorporated by law in order to give them some legal capacities and advantages. Particularly that the perpetuity which in their natural person they could not have had in this sense. The king is a sole corporation, so is a bishop or dens, district, or distinct from their several chapters. So pag sinabi po palang corporation soul, so meron pong pinaka leader. Gaya po ng sinasabi dito, binanggit po dito, Roman Catholic Church, pinaka leader po nila is yung Pope. So parang ganun po, no? Equivalent po pala ng corporation soul is para pong mayroon pong kingly power, no? Sa administration. So yan po ang corporation soul. At ito naman po, on the other hand, Section 114 of the RCC provides that religious society can be formed by any religious society or their diocese, synod, or district. Organization of any religious denomination, sect, or church upon written consent. Affirmative vote of at least 2/3 of its membership for the administration or management of its affairs, properties, and estate by filing with the Securities Exchange Commission its article of incorporation verified, affidavit of presiding elder, secretary, clerk, any member of the such religious society. So pag
ano po palang kaibahan ng religious society at saka yung binanggit po natin na corporation soul. Sa religious society naman po is meron pong kapangyarihan ang mga members, no? Gaya po ng sinasabi dito, 2/3 of its membership, no, meron pong mga boses na bumoto na at mag-manage, no, administration or management of its affairs. So ang elder din po, no, meron po ditong presiding elder. Si dito po pala ay nakasaad. So hindi po to nakasaad po sa corporation soul kasi binanggit po dito associated with clergy. So parang papasi yung kanila pong pamamalakad. So now balik po tayo sa ano po ang kaibahan ng Seventh-day Adventist Church General Conference at saka Seventh-day Adventist Church Local Conference in accordance sa tinatawag na corporation. So simulan po natin dito sa structure as per structure po or corporate structure ng Seventh-day Adventist Church General Conference. Ito po ay according to Jennifer Gray Woods, Associate General Counsel, North American Division of General Conference of Seventh-day Adventist. Dito po natin makikita kung ito pong General Conference, Seventh-day Adventist Church General Conference, corporation soul or religious society. As per yung sinasabi ditong corporate structure, ano po ba yung corporate structure nila? So, ito po, meron po silang legal notice in terms of use. So it means ito pong atin pong binabasa ngayon, binabanggit, legit at hindi po haka-haka, hindi po gawa-gawa. So ito po yung sinasabi dito, corporation. No? A company or group of people authorized to act as a single entity. O, single entity po. No? Legally, a person recognized as such in law. So dito po, dito pa lang masasabi natin na ito po ay single entity kabilang po sa sinasabi na o binanggit natin kanina na corporation soul. Ito po ministering na a corporation soul is a special form of corporation usually associated with a clergy. A corporation soul consists of one person only. So, ito palang general conference na corporation, hindi po religious society, kundi sila po ay nabibilang sa tinatawag na corporation soul, no? Single entity. Oh. So ito po yung mga nila, unlike association partnership, sole proprietorships, no? So meron pong tinatawag na parang clergy ito. So yung structure pala ng tinatawag na or corporate structure ng Seventh-day Adventist General Conference ay magkahalintulad sa structure na binanggit dito sa The Manila Times na website, no? Na parang ito po, in the case of Roman Catholic Apostolic Administrator. Oh. So, kasi po, corporation soul din po ang ito pong Roman Catholic Apostolic. Meron po silang clergy, meron po silang mga bishop, no? Meron pong ito po yung binanggit dito, ordens. Oh, yun. So magkahalintulad po.
So, yung Mother Church po, ito po yung ano ha, ito po yung Mother Church po ni, talaga nila. So, kung ano pong structure ng Mother Church nila, iganon din po yung corporate structure ng mga nakarehistro dito po sa Pilipinas. Kasi nga po, same lang sila, no? Ito po yung mother, kung ano pong puno, eh, siya din po yung sanga. So, same po ng corporate structure yung mga nakarehistro dito po sa Philippines. Okay. So, yan po. So, atin pong na banggit na ang Seventh-day Adventist Church General Conference, eh, matatawag po, hindi po matatawag na a religious society o corporation na belong na sa religious society, kundi religious or corporation soul, no? Mainly in business, no? Primarily in the business. Ito po, surgical instrumental apparatus. O, ayan po. So, ano naman po ang kaibahan ng tinatawag ng Seventh-day Adventist Church Local Conference? Ito po ba belong sa corporation soul din o religious society po ba ito? Kasi magkaiba nga po ito, no po. So, tingnan po natin dito. So, yan po ang nakalagay po sa kanila pong rehistro sa Securities and Exchange Commission, no? Seventh-day Adventist Church Local Conference. So, ano po ba ito? According po sa kanilang nakalagay dito, amended article of incorporation of Seventh-day Adventist Church Local Conference. Ito po. That we, ito po eh pahina ng kanilang tinatawag na bylaws na nakarehistro nga po sa SEC. Ito po. That we, the undersigned incorporators, all of the legal ages, citizens and residents of the Philippines, have this day voluntarily associated ourselves for the purpose of forming a non-stock religious society. Ano po ba yung non-stock? Kasi po kanina atin pong nabanggit na yung tinatawag na General Conference, meron pong clergy na tinatawag. Ito pong ano, ito pong sinasabi na non-stock, ano po ba ito? So, tingnan natin kung ano po ang non-stock. So, a non-stock corporation, ito po, basically a corporation, so, corporation po, either soul corporation soul or religious society, does not issue shares of stock. So, ito po yung binabanggit dito. So, wala pong stockholders. Ito po yung ibig sabihin ng non-stock corporation. Wala pong shareholders. Ano po ba yung shareholders? So, a shareholder is also referred to as stockholder, is a person, company or institution that owns at least one share of company stock, which is known as equity, because shareholders are essentially owners in the company. So, sa makatwid po, ito po palang sinasabi dito, ito po palang organization na ito, wala pong parang may-ari na personalidad, no? Kaya po, a non-stock religious society na tinatawag. Wala pong clergy o wala pong parang mga shareholders. Wala po. Under the laws of the Republic of the Philippines.
So ito nga po yung sinasabi dito as purpose nila. At least 2/3 of its members have given their consent and voted to the incorporate and said religious society under the laws of the Republic of the Philippines. So, ayun po dito sa binanggit natin kanina na religious society, no, provides a religious society, umaangkop po sa ano pong nakalagay ng purpose and bylaws ng Seventh-day Adventist Church Local Conference. At least 2/3 of its membership for the administration or management of its affairs. So yan po, religious society. So hindi po business or tinatawag na corporation soul ang organization na ito. Kundi ito po ay nabibilang sa tinatawag na Corporation Religious Society. Yan po ang nakasaad dito. So, gaya po sa atin pong nabasa kanina, na ang primarily main ng organization na tinatawag na General Conference are into business. Ito din, ito namang Seventh-day Adventist Church Local Conference is a religious society, no, religious organization na main po na advocacy nila is to keep and preach the commandments of God and the faith with Jesus Christ. Ito po yung kaibahan ng dalawang grupong ito. So, siguro naman po maliwanag ang nakasaad ayon po sa mga atin pong mga tinatalakay o tinalakay ngayong araw na ito, ano po ang kaibahan ng dalawang grupong ito, no? So, corporation, dalawa po yan, corporation soul and religious society. So, corporation soul ang type of corporation. Ito pong Seventh-day Adventist General Conference. At Corporation Religious Society naman po ang Seventh-day Adventist Church Local Conference na tinatawag. Okay, balik naman po tayo sa kaibahan ng dalawa po yung organization. Kasi po maniwala man kahit sa hindi, ito pong dalawang grupong ito ay masasabi pong offshoot. Ano po ba yung offshoot? So, ang offshoot po is a branch of a main stem na para po yung para po yung halaman na sumanga sa main branch. Masasabi po nating offshoot ang General Conference dahil po nga sa atin na pong nabanggit kanina, since 1860, May 13, 1860, first legally organized ang SDA, no, church. Since registered po ang General Conference, masasabi po nating tumiwalag na po ito kasi nagparehistro din po sila na ito po ay tinatawag na ngayon na Seventh-day Adventist General Conference. So, alam naman po natin lahat yan. Halos lahat tayo alam natin yan. 1863 na ayon nila sa kanila, nagsimula. So, since hindi po naman 1863 talaga, kasi 1860, first legally organized ang SDA Church. So, church po. So, ang Seventh-day Adventist Church Local Conference, offshoot din ba? Kasi nga po, ito pong Seventh-day Adventist Church Local Conference na mga pioneers ay galing din po sa General Conference. Bakit naman po sila tumiwalag? Kasi nga, nalaman nila na hindi pala General Conference ang pinaka
una, no? Kundi nga itong sinasabi natin, binabanggit natin, mas una pa pala ang SDA Church na organized sa 1860, hindi po 1863. Kaya nga po, ayon nga po sa Revelation, no, 18:4, sabi dito, narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babylonia, bayan ko, huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya. So, hindi po biblical po ang term na offshoot. Kasi nga po, hindi na church, kundi business corporation na po ang advokasya ng General Conference. No? According to mababasa natin sa Acts of the Apostle, the church is God's appointed agency for salvation of men. So, noon pong tinatag ang Seventh-day Adventist Church, no? Hindi po corporation, hindi po business, ito po ang pinakaunang advokasya, kaya po naitatag ang iglesia, no? Kasi nga po, the church po yung binanggit dito, hindi po union, hindi po general conference, ang God's appointed agency for salvation of men. So, parang mas makapangyarihan po yung church kahit sa sino paman, kahit sa mga pastor o sa mga board of trustee o sa sino paman mga taong napaloob sa organization. Nga ayon nga po dito, it was organized for service and its mission is to carry the gospel to the world. No? From the beginning, it has been God's plan. Through His church shall be reflected to the world His fulfillment and sufficiency. The members of the church. Ito po, hindi po a kingly power dapat ang isang Seventh-day Adventist church. Kung hindi, members of the church po ang mas makapangyarihan. Kaya nga po, binibigyan na yan ng malaking importance ng grupo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference. Kaya po, local conference, lokal na mga iglesia ang mas makapangyarihan o may mas tinatawag na malaking role, no, for the mission to carry the gospel to the world. So yan po ang sinasabi. So kaya nga po, kahit tawagin po nating offshoot, kaya na tumiwalag yung local conference from general conference, bumalik tayo sa itinatag noong 1860 kung saan yung church ang binibigyan natin ng parang nire-recognize natin na mas makapangyarihan. Hindi po yung mother church na tinatawag nila na general conference, kundi po yung mga lokal na mga iglesia. So yan po ang kaibahan nila. Ano po? So, ano po ba ang iba pang kaibahan? Ito po yung last po na atin pong tatalakayin is yung logo, no? Kasi ang Seventh-day Adventist Church General Conference na tinatawag, ito po yung logo nila. Yan po. So, meron po yung cross sa gitna, open book. Parang flame yan, no? So, yan po ang logo ng Seventh-day Adventist Church General Conference. At ang logo naman ng Seventh-day Adventist Church Local Conference, ang atin pong gagamitin, yung pong pinakauna na logo since na tayo ang Seventh-day Adventist Church Local Conference. Ito po yung pinakauna kasi
So, meron din yung ginagamit na ngayon natin na whole world tsaka three angels message. Yan na po yung bago ngayon. Pero ito po yung gagamitin ngayon natin sa atin pong diskusyon na ito. Kasi sa akin pong palagay, ito po ay meron pong specific, no, na representation. Kasi yung hindi naman po mali din yung three angels message tsaka whole world. Pero para sa akin po, generic siya, no? Ito po ay mas specific. Pero ito, sa pagkakataon po na ito, ito po yung gagamitin natin para i-discuss po natin yung kaibahan nila. So, yan po. Sisimulan po natin sa ito po. So, meron pong letter T na cross yung logo ng General Conference. Ang pinakaunang inadapt natin po na logo talaga is Three Angels Message, no? So, Three Angels Message talaga ang atin na parang banner. So, yan po ay inadapt until now ng iglesia na local, Seventh-day Adventist Church Local Conference, until now. Kasi ito nga po yung atin pong pinaka-main na mensahe to the world, no? So, since bakit po hindi po ito yung naging logo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference? Kasi ang paniniwala ng Seventh-day Adventist Church Local Conference ay ang cross, dalawa pong cross kasi ayon po sa Biblia, no? So, ito pong letter T na cross, nabibilang po to sa literal na cross. So, dalawa nga po. Meron pong literal na cross, tsaka meron pong spiritual na cross. So, since ito pong letter T, literal na cross, hindi po ito yung sinasabi sa sinulat ni Ellen White kahit sa Biblia na cross na atin pong dadalhin. So, ito po yung sinasabi. No, meron pong kasing dalawang cross, no? So, ano pong cross ang atin pong dapat na i-adapt? So, ang first po na binanggit dito na cross, ito. The cross was associated with the power of Rome. It was the instrument of the most cruel and humiliating form of death, no? Desire of ages, no? Ito po ang nakasaad. The lowest criminals were required to bear the cross of the place of execution, and often it was about to be laid upon their shoulders. They resisted with the desperate violence until they were overpowered and the instrument torture was bound upon them. Ito po yung unang cross, no? Literal na cross yung makikita natin, letter T na pinapasan ng mga bago ipinapako. So ito po yung literal na cross na hindi po ito yung dapat nating i-adapt o ina-adapt ng Seventh-day Adventist Church Local Conference kasi ayon po sa Biblia na mababasa natin sa Juan 19:10, muling nagtanong si Pilato, ayaw mong magsalita sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Ito po ay inangkinan ni Pilato na ang cross nga ay meron siyang authority na sino man na ipako niya doon sa cross na letter T, no? Yan po ang literal na cross. Hindi po yung cross na sinasabi o binabanggit ni Kristo dito po.
sa "But Jesus bade his followers to take up the cross and bear it after him to the disciples of his word." So ito po kasi yung pinapalagay natin na letter T, no? Dito, ito po yun. Mali po kasi yun. Kasi dalawa nga po ang cross na binabanggit dito. Yung una, yung binasa natin kanina is yung literal na cross, letter T. Saka itong pangalawang cross na binanggit dito is yung spiritual na cross. Pag sinabi natin spiritual po, hindi po yun nakikita, no? So, ano po ba ang spiritual na cross na ito? So, ito po, basahin po natin sa English version. Ano po ang kahulugan ng spiritual na cross? So, Galatians 6, verse 2. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Yung binanggit po natin dito, Jesus bade his followers to take up the cross. Ito po yung utos ni Kristo na atin pong pasanin, no? Bear it after him. So ano po ba itong spiritual na cross? Hindi po ito yung letter T. At saka hindi po ito nakikita. Kasi nga po, ito po ay merong spiritual in meaning. At nga, sabi nga po ni Apostol Pablo dito sa Galatians 6 verse 2, bear ye one another's burden. Yung mga paghihirap natin sa buhay, no? Magtulungan dapat tayo, no? Napasanin ito. At dito natin ma-fulfill, no? O ma-fulfill ang sinasabi ni Kristo na take up the cross and bear it after him. Hindi po yung pasanin po natin yung letter T. Kasi nga hindi po kay Kristo 'yon, no? Kung hindi po kay Pilato po 'yon. Nasabi nga po niya na meron siyang authority o kapangyarihan na dyan sa tinasabing cross kung o letter T na cross. So yan po, maliwanag po ang kaibahan. Hindi po natin yan pwedeng isahin yung unang cross na binanggit dito, no? The cross was associated with the power of Rome. It was the instrument of the most cruel and humiliating form of death. O iba yan, literal na cross yan. Dito sa baba is yung spiritual na cross. Kaya nga po hindi natin ina-adapt yung letter T na cross kasi nga po associated yan with the power of Rome. Kaya ang inadapt natin sa local conference ay yung three angels message. So yan po ang kaibahan ng logo ng General Conference na mayroong cross sa gitna associated with the power of Rome. Sa local conference, meron nga po ding cross na ina-adapt. Kaya lang po, hindi po ito, no, letter T. Literal na cross ito eh. No? Makikita ito sa mga simbahan ng Katoliko at iba pang mga Sunday keeper. So, kaya nga po, wala kayong makikita ang cross sa na ina-adapt ng local conference kasi nga yung ina-adapt na cross ng ito pong iglesia ng local ay hindi nakikita. Spiritual in meaning. Meron cross pero hindi nakikita. Ito, merong cross na nakikita. So, yan po ang kaibahan. Kaya sabi ko nga po kanina, ito po yung kaibahan. Ito yung ina-adapt ng Seventh-day Adventist Church Local Conference Three Angels Message, no? Ito po yung mga the last message, no? Before the second coming. So ito po yung
gagamitin natin as for presentation ngayong araw na to, kasi it is more specific. Ito po. So, Seventh-day Adventist Church Local Conference, gaya nga po ng binanggit natin kanina, is ate pong binibigyan ng tinatawagin nating kahalagahan ang power of the church. Ito po yung church, no? So, church po ang meron pong the higher authority sa organization. Hindi po mga pastor, evangelist, kundi church consists of elders and members. At ito po ay registered sa Philippines. O, ito po. Kaya meron po mapa ng Pilipinas dito. O, so, since Philippines po, ang ating pong ministry is to the whole world, pero ang ating pong rehistro ay sa Philippines. So, yan po ang kaibahan ng logo ng Seventh-day Adventist Church General Conference at logo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference. Ngayon po, di natin po hahabaan ang ating diskusyon. Yun po ang mga majors o major na mga kaibahan ng General Conference at Seventh-day Adventist Church Local Conference. Alam po natin na marami po na ang sasalungat sa diskusyon natin ngayon. So wala pong problema yan. Pwede nyo pong gibain ang pagpapatunay na ito. Hindi po natin gagamitin yung mga ad hominem attack, no? Kung sa tingin nyo ay mali at kasinungalingan ang atin pong diniscuss ngayon, yan po ay inyo pong papatunayan. Gaya ng ating pagpapatunay ngayong araw na ito. So at least ang mga iglesia, o atin pong iglesia, ay meron pong titimbangin, no? So, pero hindi naman po, wala naman po tayong intensyon na manira, kundi atin lang pong binigyan ng borderline, no? Kaibahan. Kasi meron nga pong nagtatanong kung iisa lang po ba ang Seventh-day Adventist, no? So iba-iba po 'yan, kasi iba-iba nga po yung mga advocacies, no? Goal, bakit itinayo ang said organizations. So yan lang po,